kuwela, unang-una. Salamat sa Diyos. At nailusad na yung pagpapakuna. Pangalawa, salamat sa DOH, sa ATF, ang Manila'y nabigyan ng libreng bakuna na sino ba? Ngayon, with regard to your question, kailan ako magpapabakuna? Gustong gusto ko na. Takot-takot na ako. Dahil maraming kumakalat na coronavirus. 7 beses na akong na-expose. No? Salamat sa Diyos, 7 beses na rin ako nag-negative. Bagamat magkaganon, we will continue to follow the national policy. Na ang bakunang available ngayon sa rollout ay para sa mga doktor, nurses, and other medical frontliners. Ayaw kong pagkaitan ang sinumang doktor, nurses, or medical frontliners ng opportunity to get vaccinated. Now, kung halimbawa naman, may nagbago ang isip at tayo pa magpabakuna, hindi naman namin sasayangin yung mga bakunang matitira. Hihingi ako ng clearance. It can be this week, it can be next week, pero magpapabakuna ako. Ngayon, anong bakuna ang gagamitin ko? Sinovac. Gagamitin ko yung Sinovac. Kasi yun ang commitment ko sa mga taga-Maynila. Kung ano ang unang dumating na bakuna, no? At ito ay sertipikadong ligtas, sinabi ng mga ahensya ng gobyerno, ito yung gagamitin ko at iaalay ko sa mga taga-lungsod. But for now, we will continue to align and in sync our action with the national policy through IATF na proteksyonan muna itong mga medical frontlines. So, kaya sa kanila, apayo ko naman sa mga doktor, may 3 bulig para sa Maynila. O sayang naman, mga 1.5 billion yun. Don't miss the opportunity. But then again, as soon as payagan ang mga mayor, lalo na kami, syempre, nasa frontline din kami, na makakuha ng bakuna, I will get myself vaccinated publicly para mapapanatag ko lang kayo. Kung anong brand, sino ba? Kahit anong brand, tuturo ko. 200 medical front lines. And because of what the national government did yesterday, through Secretary Galvez, DOH, no, na nagbakunahan sa UP PGH, sa UP PGH Manila, at maraming na-inspire kay Dr. Gap Legaspi, kay Dr. Edsel, kay DG Director General Domingo, at saka kay Secretary Galvez. No, ang dami na-inspire nila kahapon sa Manila. Kaya dumami yung nagparehistro. But para hindi kami magkabulagaan, hindi kami, kung sakasakali man magkaroon ng konting problema, we want to manage it smoothly and efficiently. So today, 200 candidates will get vaccinated in Santa Ana Hospital. Then tomorrow, we'll make it bigger. So we're hoping that by the end of the week, ubus na at nakuha na ng mga doktor. At ang isang impormasyon na naibigay sa akin ni Doktora Corrales, yung aming mga partners na ospital sa Maynila na katulad ng National Government Hospital ay nabigyan na rin ng allotment at yung iba pang mga pribadong ospital sa Lungsod. So that is a good start for the City of Manila and we're very happy and we're very excited. Mas excited ako sa Vice Mayor ko. Oo. Oh. Kaya kanina, ano ako, parang ano eh, fans. Support kasi, talagang gustong gusto ko eh. But still, we don't want to violate any national policy as much as possible. Kasi yung Vice Mayor ko, doktora, so good for her. She got vaccinated a few minutes ago.